Magandang araw po sa inyong lahat. I-discuss ko po sa inyo ang Implementing Rules and Regulation Ordinance Number SP2954 Series of 2020 or known as the Free Use of Tablet for Public School Students Ordinance of Quezon City. Ano-ano po ba yung mga provisions dito? Actually, mahaba po ito pero pinaiksi ko na lang kasi ho, maubos yung oras nating lahat. So, ito po ay tungkol sa pagpapahiram ng tablet na may kasamang monthly allowance load for internet connectivity para sa lahat ng public school students na naka-enroll ngayong taon mula junior and to senior high school. Ang tablet po na ito ay merong warranty pero limited po. Ibig sabihin, ang i-cover lamang po ng warranty ay para sa replacement or pagpapalit ng mga defective hardware parts na malalaman mismo ng Samsung Service Center kung saan sila lamang po yung authorized service centers na matatagpuan sa SM North EDSA Annex. Ang warranty po ay hindi kino-cover kung ito ay sinadyang masunog, sinadyang bumagsak or natapunan ng tubig, napadikit sa mainit, o mismong sinadyang sirain at hindi alagaan. Pag po ganun ang mga sira, ang magko-cover po or ang magbabayad po para sa pagpapagawa ay ang mga magulang. Ang pag-i-issue po ng tablet ay may kasama ng internet at isusoli lamang po ang mga tablet na ito at the end of the school year or on the last day of the periodical exam of the fourth quarter grading. Halimbawa po kung ang estudyante ay gustong lumipat o mag-transfer sa ibang lugar, kunwari po sa Pating Visayas o Mindanao o ilang bahagi sa ibang bahagi ng Luzon, mangyaring isoli lamang po ang tablet kasama ang lahat ng accessories. Kung ano po ang pinahiram, siya rin po ang isusoli. Kung gumagana po ito, siguraduhin lang po na gumagana din po ito sa pagbabalik. Pero kung ang inyong pong anak ay gusto mag-transfer within the Quezon City lamang, halimbawa po ayaw na po niya sa Rojas, gusto niya lumipat sa Roses High School, pwede naman po niyang dalhin ang kanyang tablet. Kailangan lamang po niyang i-inform ang principal at ang advisor sa Rojas High School. Ganon din po ang principal at advisor sa lilipatang school. Ganon din po kapag nag-drop ang isang estudyante, kailangan pong isole ang tablet nang gumagana at nasa maayos na kondisyon. 5 araw pagkalipas ng kanyang or pagka-terminate ng kanyang enrollment. Ang tablet po ay hindi pwedeng ibenta. Ang pwede lamang gumamit ito ay kung sino po yung pinahiram. Lahat po ng tablets ay mayroong identifying marks na nilagay ang Quezon City LGU. Meron din po itong mga stickers na nagpapatunay na pag-aari ng Quezon City LGU ang tablet na naturan. Lahat po ito pinahiram lamang sa inyo. Ano-ano ba ang mga responsibilidad ng estudyante, ng parent at ng guardian? So, ang mga magulang po ang magsisilbing tagagabay upang ang mga estudyante natin ay hindi magkaroon ng violation kagaya po ng pagkasira at pagda-download ng kung ano-anong mga bagay na ipinagbabawal under the cybercrime law and other pertinent national laws and local ordinances. Gayun din po, kayo din po yung in charge para bantayan at maingatan ang mga tablet na naturan. Kung halimbawa po nahihiram kayo ng tablet sa paaralan, siguraduhin lamang po ninyo na bago kayo umalis sa school premises, na-check niyong mabuti kung kumpleto po ba ang tinanggap ninyong tablet. Sapagkat kung nakalabas na po kayo ng paaralan, nakauwi na kayo ng tahanan, saka ninyo na-check na kulang pala ang accessories ng tablets na inyong dinala, hindi na po sagutin ang paaralan yon. Kayo na po ang magpo-provide ng mga nawawalang accessories. Ang internet at connectivity po at ang tablet ay para lamang sa educational purposes. Ito po ay intended for schooling only. Hindi po dito pwedeng mag-download ng kung ano-ano ang mga bata, lalo na kung ito ay pinagbabawal sapagkat ang laman po ng tablet ay mga software and installed applications
na mismo ang division office or ang Quezon City LGU ang nakakaalam. Bawal pong i-disable or i-uninstall ang mga software na nandoon. Kung ano po ang tinanggap ng bata, yun lang po ang magiging ang gagamitin niya. Para maiwasan po ang lahat ng violations at problema, sundin lamang po ang mga ito. Lahat po ng damages na mangyayari sa tablet ay mangyayaring i-report agad sa class advisor para mapayuhan po niya kayo kung anong dapat niyang gagawin. Just in case po na ayaw ninyong magbayad o magpagawa, inform si advisor para ho mapayuhan kayo kung ano yung mga requirements na gagawin ninyo. Andiyan yung mga police blotter, certification of sworn affidavit, barangay certification, fire certification, etc. Bawal din pong isalla o ibenta o i-transfer yung ownership ng tablet. Gayun din po magkakaroon din ng tablet monitoring activities ang SDOQC and Quezon City LGU para sa condition ng devices. Nalalaman po nila kung ginagamit ninyo o hindi ang tablets. Isosurrender o isosoli ang tablets in good working condition kasi pinahiram po yan sa inyo ng maayos kaya isosoli lamang ng maayos din. Ano-ano ho ba yung mga possible na kaparusahan kapag mayroong violations? So, ang isang violation po ay yung games, pagda-download ng games, ng movies, and other application na hindi intended for schooling. No? So, bawal ho yun. Kung pwede ho sa pang-school, pwede. Pero kung hindi ho pwede, kagaya nga ng kung ano-anong TikTok and mga Mobile Legends, bawal po yun. At yung mismong deliberately na sinisira mo yung tablet or through gross negligence. So kung talaga pong sinasadya ang pagkasira ng tablet at talagang hindi iningatan, so ano-ano ba yung mga offenses? So meron po tayong penalties or offenses na ibibigay. Confiscation of the tablet for 1 week and guidance counseling, yun po yung first offense. Second offense po, confiscation of the tablet for 1 month and may fine na 1,000 pesos. Ang third offense po ay confiscation of the tablet for the rest of the school year and a fine of 3,000 pesos. So lahat po ng ito ay hindi pabor para sa inyong mga anak. Kapag na-confiscate po ang mga tablets, mawawalan po ng komunikasyon ng bata sa paaralan. At kapag nangyari po yun, ito po magiging dahilan para bumagsak yung bata, para bumaba ang grades, at magbabayad pa kayo. So para maiwasan po ang lahat ng ito, ang tanging lang pong dapat gawin ay ingatan ang tablets at gamitin lamang sa pag-aaral. Yun lamang po. Unaulit ko po, bawal isanla, ibenta. Dahil kapag napatunayan po na isinanla o binenta, magbabayad po ng 5,000, ikukumpiska ang tablet doon sa pinagsanlaan, at never na kayong ma-i-issuehan ng tablet habang nag-aaral ang anak nyo. Gayun din po, bawal din po at huhulihin din at paparusahan din ang taong pinagbentahan or pinagsanlaan. No, makukulong po siya ng hindi hihigit ang 6 na buwan or magbabayad siya ng 5,000 or pareho. Kung halimbawa naman po na may ginawang violations sa mga nabanggit ko kanina at hindi kayo nagpasa ng mga required documents na sinabi sa inyo ng advisor, so kayo po ay mapipilitan na magbayad ng ng 5,000 piso or mapipilitan kayong magbayad kung ano man yung value ng tablet. So, kung ang value po ng tablet ay 7,000 pataas, yun po. Kung less than po, yun po ang babayaran. So, para maiwasan po lahat ng ito, iwasan po magkaroon ng violation. Kung minor po yung nag-violate, ang magulang po ang magpapasan ng kaparusahan. Kung hindi naman po at nasa tamang edad na ang ating estudyante, siya mismo ang magpapasan ng kaparusahan. Halimbawa po na hindi kayo nagpasa sa mga nabanggit na requirements, hindi kayo nagpasa ng kahit anong requirements, after 5 days na sinabi sa inyo ng advisor. So kayo po ay i-issuehan ng OVR o Ordinance Violation Receipt na magagaling po ito sa City Hall, ipapasa sa school, kaming school ang magbibigay po sa inyo. Pag nabigyan po kayo ng OVR, magbabayad kayo sa City Hall. Wala hong tatanggaping pera ang paaralan. So ang Ordinance Violation Receipt po ay manggagaling mismo sa Quezon City Hall. Sa ngayon po, hindi ko mapakita sa inyo kasi kami po wala pa rin pong idea ko anong itsura nito. Para naman po sa mga member ng community,
indigent family. So kung wala pong pambayad at wala talagang pampagawa ng mga nasirang tablet, meron pong community service na iparusa. Pero ito po ay depende sa mga requirements na ipapapasa sa inyo or ipapasubmit sa inyo. So isang requirement po yung member kayo ng indigent. So in case of inability to pay the fine, no, the parent or guardian may render community service. So ano-ano po yung mga yon? So ito po ay in accordance with SB 2752 series of 2018, community service shall be imposed as follows. First offense, 1 to 2 days. Community service from 8 to 5. Second offense, 2 to 3 days. 8 to 5 din po yon. Third offense, 3 to 4 days community service. 8 to 5 din po. So imbis na magbabayad po kayo ng halaga ng tablet, isosoli na lang po ninyo yung damaged tablet, pero ang ibabayad nyo ay community service. Ito naman po ay doon kayo magko-community service kung saan kayo malapit, kung saan yung residente ninyo. Kunwari po, taga Barangay Rojas kayo, di doon lang po kayo. Ito po ay depende sa City Hall kung ano po yung kanilang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Ito naman po yung mga relief from broken, stolen or lost tablets. Ito po ay para sa mga nasunugan ng hindi sinasadya, na bagyo, na baha, na lindol. Ito po yung mga tinatawag nating force majeure. Yung hindi mo nature, yung nature na po yung may gawa, hindi natin gustong mangyari. So ano-ano po yung mga requirements kung ganon? Kung buhay pa po yung tablet, kunwari ho nabaha, nalubog sa tubig, pero nailigtas nyo, pero hindi na siya gumagana, isusoli ho lahat yun sa school. Pero meron ho kayong isasubmit na additional requirements. So meron nga ho dyan yung mga police blotter, sworn affidavit of loss, barangay certification, fire certification, kung nasunugan, kung ano man po yung nangyari, itetext po ninyo yun sa advisor. Si advisor po magsasabi sa inyo ng mga requirements, kung ano yung dapat ipasa para hindi na kayo magbayad. Okay po. So naway medyo nalinawan ko po kayo sa ilang bagay-bagay. Ito naman po yung ipapakita ko sa inyo, iba-ibang forms na gagamitin para sa pagpapahiram ng tablets at mga libro. Ito po ang forms ng kasunduan sa pagpapatuloy sa paggamit ng tablet. Ito po ay para sa grade 8, 9, 10, 11. Ito pong tablet retrieval form sa inyong kaliwa ay para sa grade 12 na magsosoli ng tablet at para sa mga magdadrop, magta-transfer. Ito naman pong sa inyong kanan ay kasunduan forms. Ito po ang gagamitin ng incoming grade 7 para sa paghiram ng tablets. ICS form sa inyong kaliwa. Ito pong resibo na nagpapatunay na nanghiram kayo ng tablet. Ito naman pong RIS form sa inyong kanan. Ito po ay resibo para sa SIM card. Kung halimbawang marami po kayong tablet sa bahay at ayaw po ninyong manghiram ng tablet sa school at SIM card lamang ang inyong hihiramin, okay lang po yon. Pero RIS form po ang gagamitin natin as resibo. At ito po ang katibayan sa pagpapahiram ng aklat, resibo or kasunduan sa pagpapahiram ng aklat. Lahat po ng mga nandito ay Tagalog lamang, madaling maintindihan at nakalagay po dyan ang pamagat ng aklat at kanilang presyo. May pirma po yan ng magulang at ng advisor. Lahat po ng forms na pinakita ko ay government forms. Ang nabago lang po dyan ay pangalan ng eskwelahan at ang logo. Pero lahat po ng eskwelahan ng public school sa buong Pilipinas, standard lang po ang ginagamit na forms. Lahat po ng yan ay mga additional information lamang for your, para po medyo malinawang kayo sa ilang bagay-bagay. Kung may mga katanungan po kayo, just text the class advisors at pwede po silang magsabi sa inyo ng mga kasagutan. Naway, medyo nalinawan po kayo ng konti. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang hapon po.